isang bodega na mapaputok sa Zamboanga City ang nasunog at sumabog. 5 ang patay, kabilang ang isang bata. Mahigit 20 ang sugatan at napinsala rin ang ilang kalapit na bahay. Nakatutok si Efren Mama ng GMA Regional TV. Makakapal ang usok at sunod-sunod ang pagsabog ng mga paputok sa isang bodega sa Marquez Drive, Barangay Tetuan, Zamboanga City, pasado alas 4 ng hapon kahapon. Nawasak ang pader ng bodega sa tindi ng pagsabog. Agad rumisponde ang mga otoridad. Nasira rin ang mga kalapit na bahay at negosyo. Lima ang nasawi, kabilang ang bantay ng bodega at anak niyang lalaki na 4 na taong gulang. Sa tala ng BFP, umabot sa 24 ang sugatan. Dinala na sila sa mga paggamutan. Inabot ng halos 3 oras bago idiniklara ang fire out. Umabot sa 62.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Ayon kay Zamboanga City Mayor John Dalipe, ang may-ari umano ng bodega ang bukod tanging may lisensyang maka-operate ng firecracker business sa lungsod. Pero aalamin pa kung bakit nasa residential area ang negosyo. Titingnan din ng alkalde ang mungkahing total ban sa mga paputok sa Zamboanga City. We will espera na ito si Costa Cartel investigation. Ang City Social Welfare and Development Office nagpo-profile na sa mga biktima at mga pamilyang naapektuhan para mabigyan ng tulong. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng may-ari ng nasabing warehouse. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.